are back mga sir. Hindi ko alam kung nandiyan ay partner ko. O wala pa. Pero si Chibibi, tinalo po kami ni Chibibi. Si Ishi. Majin Buu. Majin Buu is doing it. Dota2hunt.com guys, kung gusto niyo po mag-flip. Diyan po kayo pwede mag-flip. Rate muna tayo rito. Napasok ka na ng game, ano, BDC? Yappy! Ito na. Wala pa naman pick eh. Mag-ano muna kami rito. Flip muna kami. Ayun na, request na. Keeper of the Light, nakuha ng Alliance. Paborito nila to, no? Sa C? Ay, sa CIS, sa Europe. Keeper of the Light. Ano yun, maano sila eh. Marunong sila maging efficient dun sa binibigay ng KOTL. Sobrang ganda naman kasi talaga. Lalo yung Chakra Magic. Mm-hmm. Sobrang ano eh. Sobrang wababa worth. Pala yun. Every... You cooldown ng skill mo, no? Medyo na nerf nga siya ng 1 second. Mm. Pero kahit na ano... Walang ano eh, parang sobrang unique nung skill niya. Yung terror na napagbigay ng ano eh. Yung terror blade na matagal yung 'di ba, matagal sa kanya yung ano. Meta. Yung meta. Diba? Constant lang nabibigyan ng bibigyan noon, nagko-cooldown na bilis. Grabe yung liquid oh. Tama yung liquid. Nanalo yung CM Storm nila, di mag-CM Storm ulit. Oh, di na napapalitan 'yan. And pwede nilang i-mid ngayon yung Storm, di ba? O mapaisip ngayon dito yung Alliance, baka i-carry ulit na to. Sa ano talaga ngayon eh, sa patch natin ngayon, lalo na sa patch ngayon. Kasi di ba before, pag nagda-draft tayo, medyo ano tayo, pag carry ito lang yung pwedeng i-carry. Oo. Ganito lang. Eh yung mid natin, ito lang yung pwedeng i-mid natin. Queen, DK, Pac, Windrunner pa ulit-ulit. Ngayon kasi sa patch, sa Dota na ngayon, kahit ano na yung kahit effect ano. Mo eh. Kahit ano. Kahit mag-CM carry ka, basta mapagana mo. Shoutout nga ulit pala kay JBB ha. Laki ng bahog. Nilabahan na kami sa flip, talo kami. Nice. Ganyan po siya talaga si JBB. Si ano? Idol JBB ng Cebu. JBB Idol. Oo, yun o. Si JBB Idol. Nilabahan po yung pang-flip namin. Matindi pa dun. Nanalo siya. Hindi malaki pinanalo. Yabang. Si Duterte nga, nandito rin si Duterte eh, no? Duterte. Shoutout ulit sa mga tropa natin nasa Dota 2 Hunt. Gusto nyo ulit flip yung inyong mga item, mapabarya man yan o buo, pwede nyo i-flip dito yan. Ito yung si Majin Buu, ayan o. No? For panalo si Majin Buu. 174, 174, 174, 172, 150, 114, dami. Dami niya panalo, no? Yaman na nito si Majin Buu. So, ayun. Pa-shoutout, boss alo. Dex, Pama, shoutout sa'yo. Risky daw secret versus NIP. Sabet. Now, dami nagsasabi. Secret pa rin yun? Ako, secret masyadong pa rin yun. Masyadong malakas ang secret. Oo, secret pa rin yun. Sino ba ano niya? Standing niya si ano? Blizzy? Wala. Secret pa rin yun. Check nga natin ang ano. ESL. ESL 1. Wala eh. Parang... Malakas naman yung NIP pero iba yung caliber ng ano. Ng secret. Masyadong... Secret OG. Eh. Mag-ano dyan. Magkakatalo. Secret OG. Marami malalakas na team pero alam natin yung ano nila hanggang saan lang sila. Ano ba nakalaban na ng NIP? Isang beses pa lang pala malaban ng NIP. Alliance pa lang nila nakalaban nila, nag-2-1 sila ron. So pero plus 1 pwede. Mag-bet tayo ng plus 1 dito sa NIP. Pero match winner secret pa rin to. Boss Alo, si BDC na magkapa-immortal sa'yo. Immortal na po ako, guys. Immortal na si Alo. Nag-i-smurf na nga eh. Naban nga, na-low-pryo nga yung smurf ko.
Yung Smurf? Oo, oh, nag-throw ako na isang beses. Nabatrip kasi ako eh. Nag-throw ako isang beses, na-burn, na-ban ako. Ay, na-ano ako, na-try ako. May nagtanong si John Carlo, ano po team ni BDZ? Team ko po ngayon is Playbook Esports, guys. Yun. Support nyo na rin. Pinakamalakas ngayon yun, parang secret yun, guys. Abangan nyo raw, abangan nyo raw yung mga laban nila. Secret lang yung team. Secret, secret din yung laban nila o kailan. Akala nung laban nyo, ah. Legion Commander. Ang pinili rito ng Team Liquid. Ay, nakita ko na to, yung Keeper of the Light Ember. Yung combo ng Slight of Peace saka ano, Searing Chains. Inaano lang, minamanahan lang lagi ni Keeper of the Light. Dalawang beses pwede mong gamitin. At saka good counter yung Ember for the Storm. Yep. And for the Maiden as well. Hmm. Di kasi mga kaso, skill eh. Ano rin siya yung, kaso yung skill din ng CM, maganda rin for the Ember. Since hindi siya makakatalon kapag na frostbite siya. Check nga natin. Yung flip natin, guys. Ayan, may lumaban na sa atin. Talo na, namuti na tayo eh. Tanga, talo na naman. Di na nanalo tong ano na to ah. Account na to ah. Malas ah. Talo na naman tayo. Ganyan talaga. Talo na naman tayo. Kahit na ibuhos mong lahat, talo na naman tayo. Sino yung maarte mag-English? Hindi ko kilala yan. So, Earthshaker, yung piniri ng Alliance, sino? Skyrat Mage, ito yung kanilang combo dun sa may duel na ito si Legion Commander, ultimate ni Skyrat Mage. Need yan, need for LC, laging kailangan may ano plus ka, one. Follow up damage ka dun sa duel. Hindi masulit kasi yan. Yung gusto mo eh, yun yung gusto mo ng, gusto mo as an LC player na kailangan, kapag nag-duel ka, as much as possible, ma-verse mo yung idu-duel. Na yung mapatay nyo kagad. Skyrat, Lina, Lion. Ayan yung mga pwede. And Templar Assassin naman, pinili rito ng Alliance. Gigil na. So it's gonna be carry Ember Spirit yata. Tapos Templar sa mid lane itong si Limp. Ano sa tingin mo? May possibility rin yung Shaker na maging offlane for S4. Since ginagamit niya naman to si before. No? Pero tingin ko mag-ano na lang to eh. Kung hindi man sila mag-Shaker for utility na offlane na makuunat para may harap for the Alliance, may frontline sila. Knowing na isang ano lang eh, kung titignan mo yung lineup ng Liquid, katumbas lang yan, isang pipe eh. Oo, pipe lang. Isang pipe talaga. Lang. Yung wala talaga. Nang lamang na kagad ang Alliance doon. So, need na lang ang magandang i-pick ng Alliance is pipe user. Support ang tunay, Wombo X Combo, sabi ni Yasi Lof. Shoutout sa'yo, Yasi Lof. Boss, ala party kayo ni Junmar. Pwede, pag nakakita ko nag-online, tas inaya tayo. Na-PM pa naman niya tayo kahapon eh. After ng game, thank you, Idol. Thank you rin, Idol. Hindi mo alam, pare-pares na tayo nag-idol ang sarili kung idol mo kami. Tide Hunter, yan, pwede. Tide Hunter, magandang pick ng Alliance kung sakasakali. Aha, Timber. Ban pala yung Timber. Goods naman din yun. Oh, hindi yung naka-ban Timber. Nakaban din, nakaban. Binan ng Alliance so, pala. Din pala san. Actually, Underlord maganda for the Alliance. Underlord or Tide. Pero, Nature's Prophet, Old Alliance, Rat Dota. Pwede naman mag-pipe to. O pwede nga mag-4 to eh. Pwedeng 4 NP, depende kung paano nila i-approach yun. Like, siguro fino-force na nila na, fino-force na ng Alliance na yung Storm is ma-mid. Actually, paano nga tong NP sa lane sa ano eh. Sobrang taas kasi ng base damage ng NP. Depende talaga to, so, ano, offlane din talaga kasi Nature's Prophet, pwede rin siyang mag-build dito katulad nung ibang ginagawa na Thread, sabay Blade Mail kagad, di ba? Ma ano man siya rito, ma-duel kasabay nung ultimate ng Skyrat.
pwede siya mag-blade mail lang eh. Pero ang sagot naman dito nitong Team Liquid, life stealer nitong si Mickey. So it's gonna be mid lane Storm Spirit niya on the side of Team Liquid. Masakit in favor ako dito sa NP. Oh. Like kaya niya kasing kumuha ng level 3 kaagad. Double Fissure Block from the Shaker. Hmm. Automatic sure na merong levels. Oo. Nakakaya mo agad i-own yung lane. Oo. And against Life Stealer, maganda to. Siyempre meron kang Sprout. Pero knowing Life Stealer, meron naman din namang Kuliling Blade diyan. Nya lang. Malaking ano pa rin yun, pressure pa rin yun sa Life Stealer na lagi may Nature's Prophet na mag-sprout sa kanya. Ang visit pa kasi dito sa NP, yung alaga. Mm-hmm. Pwede niyang ma-zone yung CM alone. Mm-hmm. Tapos kung may Earthshaker pa na mag-Fissure Block, kaya-kaya nila malamangan eh. So kumbaga dito, yung NP as NP player, ang gusto mo mangyari sa ano, madinemo na madinayan. Kasi mataas ang base damage mo. Secondly, meron kang trends para additional damage siya ka pang pang-bosset dun sa mga sa hero, lalo sa 5. Pero to Alliance ha, parang umaalis sila sa comfort zone nila na hard carry lagi, etong si Nico Baby. Ngayon naman Ember yung kanyang gamit, so hindi ganito yung Nico Baby na nakilala natin na sobrang magka-farm at magpa-farm lang talaga. Ito gigera to eh, si Ember Spirit eh. So kumbaga ang position 1 talaga nila dito TA. Oh, TA talaga no. Ang Ember is siya yung magbibigay ng tempo for this game, mm-hmm, with the NP. Yun kasi ano naman eh, may KOTL naman sila na kaya magbigay ng mana na dire-dire. Eh, kahit dire-diretso nga lang sila, mm-hmm, okay lang. So, ito, pakilala naman natin para dito sa Radiant side. Nature's Prophet, yung gagamit dito ay itong si S4, Limp, Templar, Nico Baby, Ember Spirit, CB naman on, Keeper of the Light, and then Handsken, Earthshaker. Sa Team Liquid naman, Insania sa kanyang Crystal Maiden, Quakeva sa kanyang Storm Spirit, Mikkei sa kanyang Life Stealer, Boxy sa kanyang Legion Commander, and Taiga sa kanyang Skyrat Mage. And ayan na nga, nakakita na kaga dito. Ito si Limp and Quakeva na dalawang normal siya dun. Wala man lang bawi. Si Limp. Pero Templar against Storm Spirit. Parang Templar ako dito. Ano to eh, ito yung isa sa mga matchup na parang pantay eh. Kasi may takbuhan ka kapag natalo ka. Pero lamang ano dito, TA. Lamang ang TA dyan. Kaso kasi, di ba, may spam kasi yung store. Pwede siya mag-jungle. Actually, kahit sino dyan, pwede mag-jungle eh. Nang pag-hit ng 4 or 5 eh. So medyo even matchup. Pero in favor pa rin niya ng TA. Since wala namang DPS ang ang storm. Ayun na nga, kaso yung Fissure Block hindi na lock dun sa CM. Oh. Good target sana yung CM. So, nakakaharasan lang, na-delay lang na bagari ito yung Life Stealer doon sa may taas. Naghahanap po kami ng analyst mga sir ha. Baka meron kayong kakilala. And ito, Limp, sa gitna versus Quakeva. Templar, pares na lang ito magkaka-ano, farman lang, no? Tapos, pares na pares ito eh, mag-jungle din pag nalugi. So, halos wala talaga magkakapatayan. Pero, ang ano talaga dyan, ang unang mag-6. Yun, tama. Unang mag-6. Pero kasi, ang may kill potential talaga dyan yung ano, yung pag nag-6 yung TA. Oo. Yun talaga, mayroong kill potential dito. Yung Quakeva, parang depende rin yan sa, siyempre, sa mana na ito si Link. Unless may mag-rotate. Mag-rotate sa kanya. Kasi, refraction lang ang daya eh. Oop, nakakaambahan yung dalawa. Talaga namang tansyahan. Match na match eh. Match na match. While on the bottom lane, yung combination itong Keeper of the Light plus Ember Spirit. Lagay lang Searing Chain. Yan, parehas yan. Pag ganito, hindi nagda-third skill yung Ember Spirit eh. Flight of the Searing Chain talaga. Mapaproc agad yung... Mawawala agad yung third skill. Kill lang LC. So, useless lang din kung lalagay. So, let's see. Huwag lang talagang lumamang yung LC dito sa lane na todo on todo. Kasi, ganun din eh. Same lang din for the Liquid. Once yung LC nakapag...
early pipe, medyo mawawala ng silba yung ember natin sa game. Mm-hmm. Oop. Naku, matusok na cancel yung hindi pala. Ito pala yung nag-solve yung Templar, kala ko ito na si Quaipay nag-solve na ni. So pares na naman sila may solve diyan, punuan na naman ng buhay. Wala nang kakapatayan. Ano dito? Talo ang padala ng padala ng consumables. Mm-hmm. Pero yun lang din yung isa sa way na para manalo ka. Para lumamang ka. So, kailangan, ayan, tusok-tusokin mo. Tingnan mo mag-side-rates, boss. Oh, isa na lang! Nanganganib, pero si Quaipay, ang problema niya eh. Madaling tumusok yung Templar. Siya naman, hindi siya makadikit para mag-remnant. Lugi talaga itong Storm. Masyadong, ewan ko ba't nga, bakit pure damage talaga yung side blades ng Templar? Ang daya, yun, no? Magical or physical? That physical ata, ang kati kasi masyado. Sobra, sobra. Hop, dito naman sa may bottom. Ember Spirit, hindi rin ganun kaganda yung kanyang lasit dito. Nako, konti siya. Neto nga si LC. Halos sa parehas lang sila ng lasit dito. Lalamang, medyo lalamang yung lalamang LC dito. Lamang pa nga ng isang creep wave eh. Si Boxy. Well, on the top lane, ayun, si Insane niya. Mamamatay. And First Blood, makakukuha na naman dito ng S4. And yung ano, ito yung maganda sa Earthshaker na ano. Kasi it's ano to eh, favorite hero ko to eh. Mm. Kasi the moment na nag-pick ka ng Shaker, automatic kasi mabibigyan mo ng magandang start yung ano, yung kasama mo sa lane. Like ito, NP, good combo with Earthshaker. Well, ano parang kasi umpisa pa lang, pwede mo na i-block yung creeps eh, no? Yun ang pinaka ano dyan eh. So, hindi ka agad kung tutaralado ng kalaban mo yung position ng creeps, no? Mm-hmm. Automatic magdo-double wave kasi yun sa'yo, so medyo mas malakas ka sa ano. Boss, alo, hanggang nood na lang. Wala nang pang bet, naubos na. GG tayo dyan. Tandaan nyo, hanggang may pera kayo, hindi pa kayo talo. Load na ulit. Pero depende, syempre. Yung mga sobra nyo lang pera, yun ang ngayon nyo. Pero Nico Baby, on the bottom lane. Hirap pa rin sila rito. Di ko alam kung ano nangyari din sila sa bottom lane. And Ember Spirit, wala rin siya palaging mana. Partida pa, mayroon pa siyang ano dito. Keeper of the Light, wala rin mana. Ayun, ngayon pala naglagay ng Chakram. Ba't ganun? Nagano'n ata siya na tinanay niyang pumatay kanina kasi diba inahabol nila yung ano? Yung Sky. Kasi hindi sila lalamang dito pag ganun. Kailangan nila ng high level na siya ng Chakram eh. Para mag... Actually, sa ganyang point, like, kung ako yung kayo, TL, hayaan ko nalang mag-level, magpa-level yung ano eh. Kumbaga, bigyan ko ng early levels tong Ember, mag-level 5. Sobrang sakit ng second skill. Mm. Tapos siya rin, as kayo, TL, gusto mo rin, magka-solo XP ka dun sa neutral naman. Oo, oh, or kaya, mag-stack ka para mamaya, meron ka rin pera, ano? Kaya pwede niyang gawin dito, kasi TA naman yan, sure na mag-i-stack. Kailangan ng stack niyan. Gamit siya ng mana rito eh. Ayun nga, ewan ko nga ba't gano'n yung ano. Siguro isa rin sa ano niya, iniisip niya rin kasi yung ano, yung matchup na Ember versus LC. Medyo lamang ang LC dito. Kasi mas mataas base damage itong LC, tas STR pa. Ayun, kung ang carry mo, napipilitan pa magpadala ng Mango sa lane, tas kay OTL ka parang hindi good, ayun na yun. Hindi goods yun. Mamamatay si Quick ba dito? Oo. Ito, wala pa rin siya level 6. So, nauna nag-level 6 itong si Glimp. And they get that kill dito kay Quaifa. Insane niya, napatipi rin. Pero wala siyang magagawa doon. And the pressure dito sa may mid lane, pinaparamdam na nitong Alliance. And I think yung Storm, kailangan niya na mag-jungle muna ulit. Yun na lang ang kanya magigisagot dito sa ginawa na pag-push ng Alliance dito sa may gitna. Masyadong maaga yung na-open up yung mid lane for the Liquid. So, magkaka-access na sila sa both sa neutral, sa jungle ng Liquid. Eh, nag-stack pa yata yung CM doon. So, pwede nila makontest mamaya yan. Tingnan natin, ito na naman. Buti, nag-level 6 na ito si Quaifa. Kundi, nayari pa siya ron. Pero yung mga neutrals niya rito, kinukuha kagad ng Templar Assassin. Pina-farm lahat ng pwedeng farman. And let's see, Nico Baby. Naku po, wala pa siyang ultimate, level 6 pa lang. And patay. Si Nico Baby doon.
Feeling ko ha, feeling ko lang ha. Hindi sync tong galawan nitong si Nico sa kasi ano, CCB. Hindi pa ganun kaganda yung chemistry nila. Wala. Hindi ko medyo nagkakapaan pa to. Kapaan pa yung dalawa na yan. Pero sa kayo TL kasi, dapat alam mo lang yung ano eh. Like, role mo, no? For sure. Oh, si Marsh kasi, natatandaan ko. Pag nagkikayo TL siya, TA sila. Kasi yun yung lineup ng TNC before, eh, diba? Sobrang efficient niya mag-stack. Tapos mini-make sure niya, yung hero ni Gabi is kaya mag-solo. Sustain sa lane. Kasi ito yung problema sa Ember. Like, hindi mo kaya masustain yung sarili mo. Tapos LC pa katapat mo. Pero ito, nag-try dito sila sa may gitna. Ayun, napatay nila. And Nico the baby with that rotation, kailangan na kailangan siya ron kasi siya yung makaka-disable talaga sa Storm. Yung kanyang root, sobrang effective against Storm Spirit. Yung kanina pa natin sinasabi dyan. So, 3-1, Alliance, mukhang kaya naman. Okay, pero itong Lifestealer, kanina pa halos walang katapat doon sa may top lane. Mag-armlet yung Lifestealer. Actually, good counter ang TA sa LS eh. Ayun yung ano, isa sa mga ano, kasi kaya niyang tanggalan ng armor kaagad itong LS. Itong Blade Mail, yung sinasabi ko sa'yo, pwedeng buuin kaagad ni S4. Ayan nga yung kanyang bubuin dito. Blade Mail. Hindi na siya, mamaya ata siya magpa-pipe. Oo. Ayun nga, talagang ito-throw niya lang yung body against dito sa may, Team Liquid. Bahala kayong patayin ako, bagay Blade Mail ako sa mukha nyo. Ang damage nasa mga tropa ko. Yun ang gusto niyang gawin dito. Basta na nagbebenta ba kayo ng Steam Wallet sa Let's Bet? Hindi po, item only, guys. So, wag po kayong magpapaloko sa iba, ha? Let's Bet lang. Facebook.com/betaballs. Yan lang po. Yung link. Yan, guys. Kasi maraming peke ngayon na page, eh. Diba talaga pag, ano, yumayaman si Kuya Nick. Hop, sa may top lane, S4, pero merong fissure. So easy lang 'yan. And Mickey pa yata mayayari rito. Hop, nakatalon dito kay Quaifa. Yun, ginamit 'yung kanyang ultimate and makakatakbo naman 'yung Storm Spirit doon, muntikan lang. Etong si Lifestealer, pwede pa yata, wala nang mana. Etong Storm Spirit, dadive yata nila 'to. Alam nila gusto fissure? Nila diving. Yeah, fissure mo boss Hanskin. Ayaw, ayaw. O yun na yung fissure. Nasa kabila, pumasok na rin dito si Nico Baby. Nabite nga lang siya doon. Pero patay si Quaifa. Mickey, wala na siyang ultimate dito ha. Pero ayaw pumalag. Easy na lang daw. Back na lang muna. Good kill na yan. Yun nga lang. Sa may bottom lane naman, dinadive dito. Ito si Keeper of the Light. And eto na yata yung first duel dito sa ating laban. Plus 10 damage kagad. On Boxy. Killing spree para dito kay Nico Baby. Well played sa kanyang Ember Spirit, kahit na medyo pangit yung kanyang start, killing spree na siya ngayon. Nakabawi-bawi siya in terms of killing. Actually, di lang medyo maganda, hindi lang niya talaga na panalo na sobra lane kasi kung matchup-wise, lamang talaga ang LC 1v1 versus Ember. Pero at kahit pa paano, nakuha niya yung gusto niya eh. May levels pa rin siya. Yun na nga. Kahit delay. And handscan, eto rin. I think pagka-farmin nila tong Airshaker na to. S4 itong si Limp, kaya nila mag-neutral eh. Kaya nga nila i-invade yung neutrals dito ng Team Liquid. Tapos si itong si ano, si Earthshaker yung mag-farm dun sa gitna ng kanyang dagger. Yun na yung kanilang ginagawa rito. While Ember Spirit may ultimate na rin naman kasi to, mahirap na tong mapatay. And Boxy, tingnan natin. Wala muna ng follow up yung Skyrat, kailangan pumunta din sa may bottom para makakuha ulit sila ng kill. Naka-casual helm lang siya. Mas worth na ba to kay sa ano ngayon? Mas okay na ata ngayon to. Yung helm kaysa sa Ring of Taras. Mas pinano yun eh, di ba? Pinababa na naman yung regeneration nun. Ito may armor din to. Last actually, in-increase yung... Uy! Ano ngayon? Muntikan na siya na doon. Hindi na pindot yung duel, muntikan lang. Ano yung standing boss? Alo, 1-0 po. Liquid yung nanalo ng game number 1. Babalik yata yung Ember Spirit dito sa may bottom eh. Tingnan natin ha. Finarm niya lang yung top lane. Pwede siya mag-remnant pabalik dito sa may bottom. Kaso, nakabang yung LC. Pwede siya ma-duel. Nandyan din itong Skyrat Mage.
Tingin ko alam ni Migo yan. Hindi nababalikan. Ayan yan lang kayo, TL. Deadline naman yung bottom eh. So, medyo useless na, useless for the alliance na i-def yan. Pwede lang i-hold off ng KOTL yan. If mag-commit sila, kakailangan ng lima yun. Pero tingin ko may mas better na sila pwedeng gawin dun eh kapag mag-take ng bottom yung Liquid eh. Pwede sila rumekta Roshan. Oo. Isa sa magandang ano yun, play. Templar din, no? Meron na silang almost Desolator para dito sa may Templar Assassin. 200 na lang, NCB. Napalitan na siyang mag-TP out. Dahil kumakat na dito ng Creep Wave ito si Boxy. And pwede kasi siyang ma-duel plus yung ultimate ng Skyrat na kanina pa hindi nagpapakita. Kaya naman itong Ding Alliance, medyo nangangamba sa kanilang mga posisyon dito sa mapa. Kaya kasi pumatay pa rin ito eh, no? Yung Skyrat. Oh, plus man, one lang man, lagi. Malaki ang burst damage siya binibigay ng Skyrat kahit level 1 lang. Mm-hmm. 750 total damage. Siguro po yata, boss, alo, kahit hirap ka sa lane, huwag ka lang magkapatay. Tama ba? Ayan na, diba? The moment na nag-take ng first tower yung bottom. Bigay yan, guys. No need to def. Hindi nyo kailangan lahat i-defend lahat ng lane. Especially for Radiant na yung bottom medyo ano yan eh. Useless para sa kanya. Take agad sila ng Roshan. Isa sa magandang trade yan eh. Same with this top lane ng ano, eh, di ba, Dar? Parang yan yung trade nila eh. Top, saka itong ano. Di, parang bottom lang din eh, no? Yung bottom lang din. Actually, bottom. Pares, bottom. Pares, kasi bottom yung task, masyadong, ano siya, masyadong worth yung task. Kasi, Roshan side. Mm. Lalo kapag yung draft nyo is may capability na mag-rush. Mm. Maganda naman yung bottom side if may mga PL ka, ganyan. Kasi neutral. Dun ka mag-scale dahil sa Ancients. Ancients both naman. Ancients nasa baba na eh. Mm. Rating, PL, ano pa ba? Yun yung alam ko na maganda magana eh. Kasi itong LS, neutral, no? Uh-oh, tingnan natin, dagger na yan. And madadagger duel nga. Ito si Ashmore, hindi siya nakapag-blade mail doon. Tingnan natin, ayan, ngayon niya palang pinap pero buhay pa rin. And Echo Splam, ginamit na rin dito yung Zane niya. Delegado Boxy, unang mamatay. Mabibigyan din yung Crystal Maiden. Ito na yung Alliance, napabuyback na yung Crystal Maiden. Pero, uy, Lifestealer, rumasok pa. Ayun, nabigyan din. 4 heroes downside ng Team Liquid and Alliance is back, mga sir. And they grabe want yung, more. Grabe yung disco ball, I mean yung Will-O-Wisp ng KOTL. Bullshit yung yung isa lang maka-counter doon. Yung LS lang yung maka-counter with Rage. Pero as LS, ayaw mo yun eh. Oo, ayaw mong gamitin din yan. Ayaw mong i-commit. Never mong i-commit dapat ang Rage para atakihin yung Will-O-Wisp. Kasi ilang seconds mo rin atakihin. Saka kasi siyempre, ang gusto mo sa Rage, may mapatay ka. Yun ang pinaka-importante doon. Pero kung babasakin mo lang yung bilog, parang malaking sayang talaga. And ito na si Limp. Ang yaman na nito. Sigurado, itong Templar Assassin. Pwede sa Desolator. Malapit na yung kanyang Blink Dagger naman ngayon. Alliance is box. Uy! Allowance is real daw. Allowance is real daw. 495 tayo dyan. Easy lang tayo sa Alliance. So, shoutout nga pala ulit dyan sa mga tropa natin. Duel, kinapit na rito. Tingnan natin, Nico Baby. Uy, binigyan niya ng winner chicken dinner plus 10 damage para kay Ember Spirit. 10 damage para sa Ember. Oo, why niya dinuel yun? Aywan ko, baka sira yung mouse at keyboard ni Boxy. Ito ah, Alliance, malakas naman talaga sila eh. May tumatangka lang minsan. Tingin ko ano, since bagong team, medyo nangangapa pa. Oo, malakas pag malakas, pag tumanga, tatanga talaga sobra. Si Taiga, tingnan natin, ultimate magagamit ba? Uy, pangit nung ano nun. Wawala sa akin yung animation ng ultimate. May lag ata. Pero nagamit na yon. So, buhay pa rin. And yung Crystal Maiden yata pinupinturya doon. Pero si Boxing, inangat niya dito. Patay, kaagad siya kay Limp. And dominating para dito sa may Templar Assassin. Nice, Mickey, ang ganda naman ng ultimate. Netong si CB. Quaifa, malapit na mamatay. Tingnan natin, magti-TP ba si Esbor? Mukhang magti-TP si Esbor. Ayan na nga, kinumit na nga. And Quaifa is down. And killing spree para dito kay Esbor. Double kill para sa kanya. 15-2 lamang yung Alliance ng 9K.
From game 1 na dinurog sila ng Liquid. Ngayon naman, pinabalik nila sa Liquid kung ano yung ginawa sa kanila ng game number 1. Ano eh, talaga sa Dota, either sobrang bugbog mo. Oo. Di ba nakita ko din yung match na sobrang... Kaya nga, ano? Parang ngayon nga, puro ganun. Tatalong yung isa, pag tumalong, sobrang talong. Actually, sa MMR, ganun na ganun eh. Sa line na pa... Either... Sa ano ata eh? Sa... Lineup? Oo, sa lineup. Kung sino yata manalo talaga sa lane eh. Sobrang laking factor talaga ng draft. Oh. Una draft kasi, kung titignan mo sa every game, draft, sobrang importante. Then next, yung paano yung approach mo sa laning phase. Ayun yung mga importante. Sino naka... Oy, Echo Slam, ginamit ang Insania is down. Patay na rin dito si Mickey. Hinahabol pa nila yung dalawa. Ang gantong Fissure by Hansken. Searing Chain na naman sa dalawa. Upos ang Team Liquid dito. Pwede na mag-GG. Please lang, 18 minutes guys. And GG, itinawag na. Grabe naman. Yung game number 1 natin, sobrang bugbog ng Alliance. Ngayon naman, binugbog naman nila yung Team Liquid. 1-1 mga sir. Sabi sa inyo, plus 1 lang eh. Plus 1 talaga. Sobrang safe. Yung match winner, bahala na kayo. Kung kanino kayo fanboy, doon kayo bumit. Oh, ano naman ginawa ang maganda rin ng, ano, ng Alliance at pangit na ginawa naman ng Team Liquid? Tingin ko sa draft eh. Draft lang, like, no? Sa draft. The way na dinraft kasi nung Alliance yung hero nila is talagang may connected sa isa't isa. Mm-hmm. Like yung ESNP na alam natin mananalo agad. Yung higher chance of winning sa lane. Tapos yung combo na kahit medyo hirap yung Ember sa umpisa dahil sa matchup niya against LC. May ano siya, may alam niya yung pagdating ng mid game. Mm-hmm. Papasok ng mid game is ma-amplify siya nung chakra magic ng KOTL isa, na mag-enable lalo sa kanya. Ako isa napansin ko, barometer nila yung kanilang mga mid laner. Kung sino lumamang dun sa may gitna, siya nagdidikta ng tempo. Tulad nito si Ling. Isa rin yun. Kanina, si Akwei pa, yung kanyang bear, halos talagang din siya yung ginagang, siya pa yung nakakapatay. Dito naman, Limp, kung gano'n niya dinominate yung gitna, papunta doon sa may Roshan, siyempre nakakuha kagad nila yon. Halos hindi na nakahinga yung Storm Spirit para mga pag-farm. Wala nga siya naburi ito, yung kaya nga niya, hindi niya nakaya. Ano, talagang ano eh. Kumbaga, durug ka sa mid, so tatakbo ka ng jungle. Kaso tatakbo ka ng jungle, pinapasok ka rin. So anong parang takas mo? Like, hindi mo rin naman mag-go yung NP na nagkaroon ng magandang start. Ang ganda pa ng first item. Late mail pa, hindi mo rin matatalunan yung Ember na sobrang ingat. The moment, isang beses nga lang namatay siya na eh. Iniko baby. Mm. Kasi alam niya na siya yung next na kakaya lang patayin nung ano, nung LC na for sure magsasama ng Storm. Mm-hmm. So, gandang ano rin, presence of mind for Niko baby. Mm. And ito, mag-flip muna tayo dito guys. Mag-flip muna tayo rito sa Dota2Hunt.com. Mukhang yari na naman nata. May pa-flip pa ba tayo? Meron pa, konti pa. Piplip muna kami guys ha. Ubus na yung aming pa-flip. Labanan nyo na kami dyan, yung mga tropa natin dyan. Yan. Flip muna kami guys. So magkabalik po kami. Pagkabalik namin, game 3 nitong Liquid vs. Alliance. Eh, sino kaya ang makakuha ng series na to? Alliance ba or Team Liquid? Sino tatalong? Sino magkapakitang gilas? Malalaman natin yan sa pagbalik namin dito sa Quinic WXC.